And magandang araw mga kaproject. Sa episode natin guys ng ating halaman sa bakuran, may pakinabang. Tutunghayan na po natin ang kahalagaan at mga benepisyo sa kalusugan ng ating prutas na tinatawag natin na lemon. Alam naman natin guys na ang lemon ay common para sa ating mga pamilihan. Madalas po natin ginagamit yan, halos araw-araw. Pero alam po ba natin guys kung ano pa pong mga benepisyo na makukuha natin maliban sa napakasarap niyang lasa? Tunghayan po natin dito po sa ating halaman sa bakuran, may pakinabang. Here we go! Kung bago pa lang kayo sa channel na ito, pakihit na lang ng subscribe button, pakiring na rin ang bell. Piliin ang all para ma-notify ko po kayo sa mga bagong uploaded videos. Ang lemon. Mga benepisyo sa kalusugan na nakabatay sa lemon. Ang lemon ay isang mataas na vitamina C, hibla, at iba't iba pang kapakipakinabang na compound ng halaman. Ang mga sustansyang ito ay may pananagutan para sa ilang benepisyo sa kalusugan. Sa katunayan, maaaring suportahan ng mga lemon ang mga kalusugan ng puso, pagkontrol sa timbang at kalusugan ng digestive. Narito po ang mga benepisyo na makukuha natin sa prutas na lemon. Una, sinusuportahan ang kalusugan sa ating puso. Ang lemon ay isang magandang mapagkukunan ng vitamina C. Ang isang lemon ay nagbigay ng humigit kumulang na 31 na mga vitamina C na 51% ng reference daily intake or RDI. Ipinapakita sa pananaliksik ng pagkain ng mga prutas at gulay na mayaman sa vitamina C ay nagpababa ng mga panganib sa sakit sa puso at stroke. Gayon pa man, hindi lamang ang vitamina C ang naisip na mabuti para sa isang puso. Ang hibla at makumpaon ng mga halaman ng limon ay maaaring makabuluhang mapubaba ng ilan pang makadahilanan sa panganib para sa sakit sa puso. Ang mga limon ay madalas na itataguyod bilang isang pagkain sa pagbaba ng timbang at ilan pang tsyorya kung bakit ito. Ang isang karaniwang tsyorya ay natutunaw sa pectin fiber. Sa mga ito ay lumalawak ang iyong tiyan at tumutulong sa iyong pakiramdam na busog ng mas matagal. Iyon ay sinasabi, hindi maraming tao ang kumakain ng limon ng buo. At dahil ang limon juice ay walang pectin, ang mga inuming limon juice ay hindi magtataguyod ng kapunuan sa parehong paraan. Pangalawa mga kaproject, ito po ay iniiwasan ang kidney stones. Ang mga bato sa bato ay maliliit na bukol na nabubuo kapag nagkristal at namumuo ang mga dumi ng iyong mga bato. Ang mga ito ay karaniwan at ang mga taong nakakuha nito ay madalas nakakuha ng mga ito ng paulit-ulit. Maraming makakatulong, maaari makakatulong ang citric acid na maiwasan ng mga bato sa bato na sa pamagitan ng pagtaas ng dami ng ihi at pagtaas ng pH ng ihi na lumilikha ng hindi gaanong kanais-nais sa kapaligiran para sa pagbuo ng bato sa kidney. Sa makatuwid, ang mas mahusay na sinagawang pag-aaral ay kailangang suriin kung ang lemon juice ay nakakapikto sa pagbuo ng bato sa kidney. Another benepisyo mga kaproject, ito po ay puroprotekta laban sa anemia. Dahil ang iron deficiency anemia ay karaniwan. Ito ay nangyari kapag hindi ka nakakuha ng sapat na bakal mula sa pagkaing kinakain mo. Ang mga lemon ay naglalaman ng ilang iron. Ngunit pangunahin nilang pinipigilan ang anemia sa pamagitan ng pagpapabuti ng iyong pagsiksip ng iron mula sa mga pagkaing halaman. Ang iyong bituka ay sumisipsip ng bakal mula sa karne, manok at isda at kilala bilang hemiiron. Nang napakadali habang ang bakal mula sa pinamumulan ng halaman or non-hemiiron ay hindi kasindali. Gayunpaman, ang pagsipsip na ito ay maaaring mapabuti sa pamagitan ng pagkonsumo ng vitamina C at secreto acid. Dahil ang mga limon ay naglalaman ng parehong vitamina C at citric acid, maaari silang maprotektahan laban sa anemia sa pamagitan ng pagtsak na sumisipsip ka ng mas maraming bakal hanggang maaari mula sa iyong dieta. Panibagong benepisyo mga kaproject, ito po ay binabawasan ang panganib sa kanser.
Ang isang malusog na dieta na mayaman sa mga prutas at gulay ay maaaring makatulong na maiwasan ang isang kanser. Natuklasan ng ilang pang-obserbasyon sa pag-aaral na ang mga taong kumakain ng pinakamaraming citrus fruit ay mas mababang panganib na magkaroon ng kanser, habang ibang pag-aaral ay walang naging epekto. Sa pag-aaral sa test tube, maraming mga compound mula sa mga lemon ang pumapatay sa mga selula ng kanser. Gayunpaman, maaaring hindi pari-pariho ang epekto ng mga ito sa katawan ng tao. Ang ilang mga manaliksik ay nag-iisip na ang compound ng halaman na matagpuan sa lemon tulad ng limonin at nirenginin ay maaaring magkaroon ng mga epekto sa anti-cancer. Ngunit ang hypothesis nito ay nangangailangan ng karagdagan pang pagsisiyasat. Ipinapakita ng mga pag-aaral ng hayop na ang D-limonin, isang compound na matagpuan sa lemon oil, ay may mga katangiang anti-cancer. At ang isa pang pag-aaral ay gumagamit ng pulp mula sa mga mandarin na naglalaman ng mga compound ng halaman na beta-cryptotoxin at hesperidin na matatagpuan din sa mga lemon. Natuklasan ng pag-aaral na pinipigilan ng mga compound ito ang pagbuo ng mga malignant na tumor sa mga dila, baga at kulon ng mga rodent. Gayunpaman, dapat tandaan na ang pangkat ng panaliksik ay gumagamit ng napakataas ng dosis ng kimikal, higit na makukuha mo sa pamagitan ng pagkain ng mga lemon o dalandan. Habang ilang kumpao ng halaman mula sa mga lemon ay iba pang mga bunga ng citrus ay maaaring may mga potensyal na anti-cancer. Walang kalidad na ebidensya na nagmumungkahin ang lemon ay maaaring labanan ang kanser sa mga tao. Panibagong benepisyo, mga kapatid, pagbutihin ito ang ating digestive health. Dahil ang mga limon ay binubuo ng humigit kumulang na 10% na carbs, karamihan ay nasa anyo ng natutunaw na hibla at simpleng mga asukal. Ang pangunahing hibla na sa limon ay pectin, isang anyo ng natutunaw na hibla na nauugnay sa maraming benepisyo sa kalusugan. Maaaring na mapabuti ang natutunaw na hibla ang kalusugan ng bituka at mapabagal ang pagtunaw ng mga asukal at starch. Ang mga epektong ito ay maaaring magresulta sa pagbaba ng antas ng asukal sa dugo. Gayunpaman, upang makuha ang mga benepisyo ng hibla mula sa lemon, kailangan mong kainin ang pulp. Ang mga taong umiinom ng lemon juice na walang fiber na matagpuan sa pulp ay mamawalan ng benepisyo ng fiber. Sa susunod na video natin, mga kaproject, ay ipapakita ko naman po sa inyo kung ano po or paano ang pinakasimple na paraan para po natin magamit ang sustansya na makukuha natin sa ating lemon. Tunghayan po natin, mga kaproject. Here we go.